What's up mga idol? Ngayon, gagawa tayo ng coconut bonsai sa simpleng pamamaraan lang at napakadaling paraan lang. Ito, kailangan natin may buko tayo na tumutubo na siya. Ayan. Sa pagbabalat niya, dahan-dahan lang na wag ma-damage yung tumubo niya na buko. Yan. Ito. Yan. Dahan-dahan lang. Kailangan wag mamadaliin yung pagtanggal ng balat ng buko. Ayan. Mas mainam yung wag kang magmamadali. Ayan. Sa dito na naman banda. Ayan. Kailangan dahan-dahan din kasi huwag ma-damage yung mga ugat niya. Ayan. Yung mga ugat niya kailangan huwag na puputol. Ayan. Okay. Ito, tatanggalin din natin ng dahan-dahan. Ayan. Saka yung mga ito, yung tinatanggal natin dito, wag natin itapon kasi magagamit din natin yan mamaya. Ilalagay din natin yan mamaya doon sa paso kung saan natin ilalagay yung coconut bonsai natin. Yan. Dahan-dahan natin tanggalin. Yan. Linisin natin para lulutang yung ugat niya. Yan. Ayan. Kailangan hawakan mong mabuti para hindi siya maaalog yung puno niya dun sa mismong baon niya. Yan. Yan, gumamit ako ng nail cutter kasi nag-aalala ako pag cutter yung gagamitin ko baka mas tamaan talaga agad yung ano kasi hindi ko pa masyadong gamay yung ano yung lakas talaga. Kaya nail cutter yung ginagamit ko para ikakat natin itong mga yung patay na dahon-dahon nung ano yung coco bonsai. Ayan, lilinisin natin yan dahan-dahan lang din. Yan, wag natin basta-bastang hatak ng hatak. Marahan lang din. Malilinis at malilinis din natin yan. Ayan. Ito, tanggalin natin. Yan, kasi ano na yan eh. Mga patay na dahon na niya yan. Kailangan natin tanggalin. Ito, tanggalin naman natin to. Yan. Okay. Yan. Tanggalin natin yan para ma-expose yung sumusunod na yung kasunod niya na dahon. Yan. Dahan-dahan lang talaga. Kasi madaling mabali yung ano nitong yung puno niya, madali talaga mabali once na nagkamali ka lang ng tulak. Ayan, so tanggalin natin hanggang dito lang sa ano patay. Wag na natin
aabot dun sa puno, pinakapuno niya talaga. Yan, ito lang munang ano, ito lang munang patay na dahon. Ayan. Para naman talagang malinis tingnan yung ano natin, coco bonsai natin. Yan. Ayan. Iisa-isa natin. Yan. Saka itong yan sa dulo naman, wala akong na-prepare na gunting, so ito na rin, nail cutter na rin yung gagamitin natin para tanggalin yung mga patay na dahon sa dulo. Okay. Ayan. Ayan na. Medyo hindi siya na ano agad ng yung nail cutter. Ayan. Tanggalin natin 'yan para naman malinis talaga. Maganda siyang tingnan. Ayan. Okay. Malinis na siya. Yan. Pi-prepare natin tong paso. Yan. Tanggalin muna natin yung lupa. Ito. Yan. Yung ayan. Yung mga ugat niya kailangan yan nakat. Yan lang talagang tutusok natin. Ito, ayan na. Malinis na. Malinis yung paso. So, ito na yung sinasabi ko kanina na huwag natin itatapon yung mga pinagbabalatan natin ng buko or coconut natin kasi ilalagay din natin yan dito sa loob ng paso. Ayan. Yan. Lalagay natin yung mga balat niya. Ayusin lang natin kasi maano eh, bumibigwas eh. Ayan. Yun. Yung mga maliliit kanina na tinanggal natin. So, ito na. Yan. Oh, yaki. Yan. Ayusin natin. Tapos, lagyan natin ng kunting bato-bato siya. Kukuha tayo ng bato-bato dito sa gilid. Kunti lang naman kasi para hindi bibigwas yung mga ano natin, yung nilagay natin. Yan. Pampabigat lang kumbaga. Yan. Okay. Saka natin lalagyan ng lupa. Yan. So, pag ganyan, konting lupa lang may lalagay natin. Kasi nilagyan na natin nung ano, yung balat. Ayan. Okay. Kaya, tingnan nyo. Yung ugat lang ang ibabaon natin. Huwag natin ibaon yung baon niya. Ayan. Kailangan yung mga ugat niya nakatusok talaga papunta doon sa baba ilalim.
Saka natin lagyan ng lupa sa gilid. Yan. Ayan. Ayusin lang natin para naman hindi nagagalaw, hindi gugulong yung bao. Kailangan maayos talaga siya. So ayan. Para mas maayos talaga siya, mga guys, lagyan natin ng mga bato-bato sa gilid. Kukuha lang tayo ng bato dito sa gilid. Wala kasi ako na prepare na mga bato, kaya namumulot muna tayo ng mga bato-bato dito. Ayan. Ayan, lagyan natin ng bato-bato sa gilid para hindi siya gagalaw pag binubuhusan na siya ng tubig. Kasi pag binubuhusan mo ng tubig yan, pag walang bato yan, usually yung lupa parang na-eradicate siya ng tubig. So hindi na magbabalance yung yung baon niya. So pag walang bato, gagalaw yung baon niya. Yan. Magagalaw yung natin, coco bonsai natin. So kailangan natin lagyan ng ganito. Lalagyan natin ng mga bato-bato. Ayan. Siya nga pala, guys, sa hindi pa mga nakasubscribe dyan, huwag nyong kalimutang i-like yung video natin. Tapos mag-comment kayo sa baba. Then subscribe kayo at saka i-click nyo yung bell button para ma-notify naman kayo sa mga next videos natin. Ayan. So gagawin pa natin to. Ayan, kailangan presentable din naman yung natin, ginagawa natin. Okay. Yan na. Tapos na siya. Yan. Okay na siya. Yan. After 5 months, guys, ito na siya. Yan. Tingnan nyo ang ganda-ganda niya. Oh, di ba? Wow. Ang ganda-ganda ng coconut bonsai natin. So nakita nyo naman, 'di ba? Tumubo talaga siya. Oh, ayan. So maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe. Bye-bye.